Nagpatuloy ang paghabol at pagpapaputok ng mga cannonball ng mga Marine sa Straw Hat Pirates. Ngunit ayaw kumilos ng mga pirata dahil nagugutom na daw sila. Nang bigyan ng pagkain ni Sanji si Robin ay nasabik ang tatlo, kaya naiinis si Nami dahil wala silang pake sa mga Marine. Nang makapasok sila sa makapal na hamog ay naisip ni Nami na pagkakataon na nila para makatakas. Subalit merong napakalaking whirlpool sa madadaanan nila. Dahil dito ay nagbanggaan ng mga ship ng mga Marine. Kaya naman ang pagdesisyonan ng sergeant na umatras muna dahil masyadong mapanganib. Dahil sa kakayahan ni Nami ay nakalagpas sila sa whirlpool at nakita ang isang isla. Dumaong sila sa pampang ngunit may nagmamasid sa kanila na isang matanda sa malayo. Nagtungo ang grupo sa gubat ng isla nang makita nila ang isang kambing, kaya hinabol nila ito para gawing pagkain ngunit pinigilan sila ni Nami dahil isa lang itong baby kambing. Pero naghanda si Zoro dahil sa napakaraming mga kambing ang pinalibutan sila. Sumugod ang mga ito pero ayaw silang pasaktan ni Chopper kaya pinigilan lang sila ng mga pirata, ngunit ang napakaanghang na bala ni Usopp ay bumanda kaya sa mukha ni Luffy napunta. Nangako si Chopper na hindi sila sasaktan, giit naman ng isang kambing na may nag-utos lang daw sa kanila kaya hindi tinitigilan ng mga ito sila Zoro at Sanji. At may sumugod din kay Chopper kaya ginamit niya ang kakayahan para matakot ang mga ito sa kanya, saka nahulog din ang matanda na nagtatago sa puno. Pinatanong ni Nami kay Chopper sa mga kambing kung ito ang nag-utos sa kanila, at sinabi daw nilang oo. Giit ni Sanji na kailangan lang nila ng pagkain, pero giit ng matanda na wala silang makukuhang kayamanan kahit iluto pa siya. At gagawin daw talaga ito ni Sanji kaya natakot ang matanda at tumakbo pero natrap sa mga sanga. Hiniwan ni Zoro ang mga sanga kaya nawala na ito ng malay sa takot. At paglapit ni Chopper ay huminto daw sa pagtibok ang puso nito, kaya kinonsensya ng grupo si Zoro. Dinala nila ang matanda sa bahay nito at doon na ito nagising. Pero nagalit ang matanda dahil hindi daw siya makapagtrabaho kaya nais niyang maningil ng 50 million. Giit ni Nami na may bayad din ng serbisyo sa kanya ni Chopper, kaya dinaan ng matanda sa paawa effect. Kaya sinabi ni Luffy na sila daw muna ang magtatrabaho para sa kanya, ngunit parang na-scam sila nito. Nagsimula sila sa pagsibak ng kahoy at nagpakain ng mga kambing, ngunit tila ba inaalipin na sila ng matanda. Samantala si Zoro ay nakakita ng isang ginagawang bangka na nasa taas ng bangin. At gabi na siya nang makauwi ngunit nagtatrabaho pa rin ang mga kasama. Habang kumakain ay sinabi niya ang nakitang pirate ship kaya naisip ni Nami na baka may kayamanan doon. Pero giit ni Zoro na napakalayo ngunit napakalapit lang pala nito. Dahil dito ay hinala ni Nami na dating pirata ang matanda. Pero dahil nasa itaas ang bangka ay hindi naniwala ang mga kaibigan sa sinasabi ni Nami. Pinagalitan ng kanilang captain ang mga Marine dahil hindi nila nahabol ang Straw Hat. Subalit pag-alis nila ay tinanong ng isang Marine sa sergeant kung bakit hindi sinabi ang tungkol sa isla. Giit naman ng sergeant na ang Straw Hat ang tumalo sa isang warlord na si Crocodile, kaya naman wala daw silang laban kung makikipaglaban sila sa lupa. Habang natutulog ang matanda ay may nalaman si Chopper, at ayaw naman umalis ni Luffy sa isla dahil nagugutom pa daw siya kahit siya na ang umubos sa mga prutas na nakuha ni Zoro. Giit ni Chopper na hindi din daw niya iiwan ang matanda dahil sa 3 araw na lang ang itatagal ng buhay nito. Kaya kinabukasan ay naghanda sila ng maraming pagkain para sa matanda. Pero nagtataka siya kung bakit ito ginagawa ng mga pirata. Kaya kukunin sana ito ni Luffy pero natakot ito dahil sa humahaba niyang kamay. Habang kumakain ay tumigil ang matanda kaya akala nilang pumanaw na, pero nabulunan lang pala ito. Tapos handa silang ibigay ang kanya-kanya nilang mga pagkain para sa matandang may taning na ang buhay. Pero nagtataka si Zoro dahil napakalakas nito. Napag-alaman ng mga Marine na may isang matandang naninirahan sa isla. Kaya naisip nila kung may mga kayamanan itong tinatago. Tinulungan nila ang matanda na matapos ang bangka na ginagawa nito. Nang may tanong ng grupo kung para saan ito, kaya sagot ng matanda na ito ay ang libingan niya kaya naawa sa kanya ang Straw Hat. Mamaya ay bigla itong huminto sa paggalaw kaya inakala nilang namatay na ito pero natutulog lang pala. Nang malaman ng kapitan kung nasaan ang Straw Hat ay pinag-utos nitong sumugod sila, pero giit ng sergeant na mas maganda kung may plano sila dahil malalakas ang mga ito. Nakipaglaro si Nami ng chess sa matanda, pero lagi siya nitong natatalo habang minamasahe pa ni Robin. Dumating sila Luffy na may dalang mga isda, kaya tinanong ni Usopp ang matanda sa gusto nitong luto. Pero giit nitong pwede na daw siyang mamatay kaya naiyak ang tatlo, pero duda dito si Zoro dahil napakalakas pa ng matanda. Kaya nagpa siya ang grupo na magpatuloy na sa paglalakbay pero ayaw pa ni Nami, dahil pala ipinusta niya ang barko nila kaya napalanunan ito ng matanda. At para makabayad ay kailangan daw nilang magtrabaho dito ng 10 taon. Ngunit naisip ng mga kasama na tumakas na lang sila, pero ayaw naman ni Luffy. Mabuti na lang ay natalo ni Robin ang matanda at nabawi nila ang Going Merry kaya nagsaya ang mga bida. At dahil din dito ay nagyaya ng kasiyahan ng matanda mamayang gabi.
Sinusubukan ni namin na itanong kung nasaan ang kayamanan nito pero binubuko siya ng mga kasama. Giit naman ng matanda na ang mga kambing ang kayamanan niya. Saka sinabing dati ay isa siyang piratang nagpapautang ng 5-6. Alam ng mga bida na mahirap itong trabaho at giit ng matanda na lahat ng mga piratang pinautang niya ay hindi nagbabayad kaya dinadaan niya ito sa dahas. Nagpupunta siyang mag-isa sa mga pirate ship at gumagamit siya ng mga paputok para magbayad sa kanya ang mga piratang may pagkakautang. Ngunit isang araw ay labis daw siyang napinsala ng isang grupo ng mga pirata kaya napadpad siya sa islang ito. At ginagawa niya daw ang barko para muling bumalik sa dagat pero napagtantong masyado na siyang matanda. Papunta ang mga marine sa isla upang tugisin ang Straw Hat. Alam naman ng sergeant kung gaano kalakas ang mga pirata kaya gagamit daw siya ng strategy upang magtagumpay. Kinabukasan ay ibinalita ni Chopper na nandoon ang mga marine kaya agad silang nagtungo upang puntahan ito pero nakitang isang barko lang ang dumating. Saka sila kinausap ni Sergeant Minchi na humihingi ng patawad sa pag-atake nila nakaraan sa Going Merry pero duda sa kanya ang mga pirata. Kaya sinabi ng sergeant na nais lang niyang mag-imbestiga sa isla dahil alam daw niyang nandito si Zenny na siyang pangalan daw ng matanda. Subalit nakita ni Zenny na nag-aabang pala ang maraming Navy ship sa malayo na nagtatago sa makapal na hamog. Giit ng sergeant na kailangan na daw tumakas ng Straw Hat at dumaan sa makapal na hamog para hindi makita ng mga kasama niya. Pero duda ang mga pirata kung bakit sila tinutulungan ng sergeant, saka naamoy daw ni Chopper ang maraming gunpowder na nasa malayo kaya nagalit si Zoro. Samantala si Usopp ay nahuli na ng mga ito. Para tulungan ng mga kasama ay nagpa siya si Zenny na gamitin ang bangka kaya inutusan na itulak ito ng mga kambing. Tapos ginamit nila ang mga troso na nasa bangin upang makababa ang bangka ni Zenny sa dagat. Kaya tagumpay itong muling nakapunta sa dagat ngunit ngayon ay kasama na ang mga kambing. Tumakbo sila Nami para kunin ang Going Merry kaya iminungkahi ng isang marine na magsumbong na sila sa kanilang kapitan ngunit pinaputukan siya ng sergeant na siyang ipinagtaka ng mga pirata. Dahil pala nais ng sergeant na solohin ang kayamanan ni Zenny. Ngunit natawa lang ang matanda at hinamon pa ang sergeant. Kaya kumapit si Luffy sa bangka ni Zenny at pilit na itong idinikit sa barko ng marine pero napakalakas kaya nahilo ang mga kambing pati na rin ang mga marine. Tinutok ni Zenny ang abacus sa mga marine at matapang na pinasugod ang mga kambing sa mga ito. At nang sabihin ni Zoro na walang armas ang matanda ay kaagad na nagpunta si Luffy ngunit dahil sa cannonball ay nauntog siya at nahulog sa tubig kaya agad na nagpunta si Zoro. Sumakay si Zenny sa isang alaga niya saka sumugod tapos hindi magawang sakta ng isang marine ang mga kambing. Samantala nakarating na sa Going Merry sila Chopper na nagmamadali para tulungan ang matanda habang si Zoro ay hinahanap pa rin si Luffy na malapit ng malunod. Nang magpaputok ang isang marine ay binato ito ni Zenny, kaya sumugod ang mga kambing niya at kinuyog ito. Tapos patuloy na nagwala ang mga ito sa loob ng barko sa utos ng kanilang master. Samantala si Zoro ay nabunggo ng Going Merry. Pero hindi nila napansin kaya nagpatuloy sa pagpunta kay Zenny. Tumakbo ang mga kambing ni Zenny dahil nagpapaputok ang isang marine. Kaya matapang na itong sinugod ng matanda gamit ang abacus para mailigtas ang mga alaga ngunit nakaramdam siya ng kakaiba sa katawan. Nakita siya ng sergeant na nanghihina kaya sinipa siya nito pabalik sa barko. Nag-report na ang isang marine kay Captain Moore ng mga nangyayari kaya nagalit siya kay Sergeant Minchi. Samantala ang sergeant ay pinipilit pa aminin ng matanda kung nasaan ang kayamanan nito. Sinabi ng matanda na wala daw siyang tinatagong kayamanan kaya gusto na siyang patayin ng sergeant. Pero sinubukan pang lumaban ng matanda, ngunit nasipa lang siya, pero may nambato sa marine dahil nandoon pala si Robin. Saka tumalo ng napakaraming kambing sa sergeant. Nakarating na sila Chopper para iligtas ang matanda. Tapos tinira ni Usopp ang isang marine na may hawak na baril. Si Chopper ay kagad na nilapatan ng lunas ang matanda. Nahanap na rin sa wakas ni Zoro si Luffy. At nang makaahon sa bangka ay pagod na pagod. Samantala itinali ni Nami ang sergeant. Saka itinanong sa matanda kung nasaan ang kayamanan. At dahil marami na silang naitulong dito ay sinabi ni Zenny na noon daw ay marami siyang salapi. Pero nang mapadpad siya sa isla ay kinain ng mga kambing ang lahat ng mga ito. Giit ng sergeant na may nag-aabang pang maraming Navy ship sa malayo. Pero dahil sa sinabi nito ay nainis si Luffy kaya pinatalsik siya papunta sa mga Navy ship na nag-aabang sa malayo. Tumalbog siya sa layag nito at dahil sa pagtataksin niya sa kanyang captain ay tinanggal siya sa serbisyo. Bilang pagpapasalamat ni Captain Moore sa Straw Hat sa pagsuplong sa sergeant ay pinapili niya ang mga pirata kung saan nila gustong maglaban. Kaya nagmadali na silang umalis at nagpaalam kay Zenny. Saka itinuro ng bida ang makapal na hamog upang doon sila maglaban ng puwersa ni Captain Moore. Samantala labis ang pasasalamat ng matanda dahil ginawan pa siya ng napakaraming gamot ni Chopper.
Natutuwa naman si Nami kay Luffy dahil sa magandang ideya nito, dahil sa kapal ng hamog ay hindi nakita ng mga marin ang mga bato kaya nasira ang kanilang malalaking mga barko. Ngunit hindi nagtagal ay nakita na naman sila ng mga marin kaya hirap na hirap kakasaguan si Usopp. Nagpaputok ang mga ito sa barko nila ngunit si Luffy naman ay hindi makakilos dahil nagugutom. Katok ng katok ang isang tauhan ni Major Pasque kaya pinitik niya ito, saka nag-report na namataan nila si Monkey D. Luffy. Agad siyang nagpunta kay Isoka para tignan ang mga pirata. Para mahuli ang Straw Hat ay dumukot siya ng barya at tinutok para tirahin ang Going Merry, subalit nabahing siya kaya sa kakampi tumama. Tapos nagsinungaling si Usopp na kalkulado niya daw ang nangyari. Dahil sa nangyari ay nakatakas ang Straw Hat Pirates. Kalaunan ay nakarating sila sa isang isla at nakita ang isang tore na inakala nilang lighthouse pero hindi pala. Pagbaba ay siningil sila ng tax dahil sa pagparada ng barko. Ngunit nang ayaw nilang magbayad ay tinutukan sila ng baril. Pero sinagasaan sila ni Luffy dahil gusto na niyang kumain. Kaya nakaligtas sila sa tax collector pero dumating ang isang matanda na nagtatanong tungkol sa hamog na kulay rainbow. Sinabi nitong engot daw si Usopp kaya nagalit ang sniper ngunit naging interesado si Robin sa sinabi nito. Pagkatapos ay kumain sila, pero si Usopp ang tinuro ng matanda na magbabayad. Nagpakilala itong si Henzo, isang scientist na nag-aaral tungkol sa rainbow mist. Saka pinakita ni Robin ang libro na nabasa niya tungkol dito. Giit ng matanda na lahat daw ng nagtangkang pumasok sa rainbow mist ay hindi na nakabalik, maging ang mga kaibigan niya. Giit naman ng chef na huwag daw maniniwala sa sinasabi ni Henzo dahil tuta daw ito ng masama nilang mayor kaya kinaiinisan siya ng mga tao. Kalaunan ay may tumunog ng mga drum, kaya nagmadali silang ubusin ang pagkain bago pa makita ng tax collector. Dahil lahat pala ng makita ng tax collector na kinakain nila ay pinapatawan ito ng tax. At sa pilitan pa nila itong kinukuha sa mga tao. Nang makita nito si Henzo ay napag-alaman na sinusuportahan pala nila sa pera ang professor para makagawa ng tore na gagamitin upang makapasok sa rainbow mist. Nakita ng tax collector si Luffy na kumakain ng espateti kaya hiningan din siya ng tax sa pagkain nito, pero itinuro ng bida si Usopp. Dahil sa nangyari ay naubos na ang pera ng sniper. Saka sinabi ng chef na kung ayaw nilang kamuhian sila ng mga tao ay huwag silang sasama kay Henzo. Napakaraming ipinamili ni Nami nang makita sila ng bantay na tinakasan nila kanina. Dumating ang pinuno ng mga bantay na idol ang Gundam upang bigyan sila ng leksyon. Sinipa ito ni Sanji ngunit may kuryente pala ang suit nito na nanggagaling pala sa isang generator na pinapatakbo ng mga tauhan. Saka tinira si Sanji ng malakas nitong electric shock kaya nasira ang mga pader pero nakatakas ang Cook. Sinabi ni Nami na mag-iingat siya kaya natuwa ang Cook ngunit dahil pala hawak ni Sanji ang mga gamit niya. Habang naglalakad ay humingi ng tawad si Henzo, pero ayaw maniwala ni Usopp sa kanya. Tapos narinig nilang may lumabas na malaking barko mula sa rainbow mist kaya nagmadali sila upang tignan ito. Kagad na sumakay si Henzo sa imbensyon niyang sasakyan na labis na nagustuhan ni Luffy. Samantala sinubukan ulit umatake ni Sanji pero hindi niya ito masaktan dahil sa malakas na kuryenteng taglay at kalaunan ay tinamaan pa siya nito kaya napaluhod. Tapos kahit kawawa na si Sanji ay ayaw pabitiwan ni Nami ang mga pinamili niya. Dahil walang magawa ang Cook ay tumakbo na lang sila pero hindi makahabol ang kalaban dahil maikli ang host. Samantala si Henzo naman ay hinahanap ang mga kaibigan niyang naglaho sa rainbow mist kung nasa loob pa sila ng barko pero wala siyang nakita. Nagpunta si Luffy sa barko, sa kasama-sama nilang tinignan ang loob nito. Kalaunan ay nadetect ang radar niya na lumabas na naman ang rainbow mist. Kaya hiniram muna ng matanda ang Going Merry para pumasok sa loob nito. Saka sinabing 50 years na ang nakalipas mula nang pumasok ang malaking barko sa rainbow mist. At kahit na natatakot si Usopp ay pumasok pa rin sila sa kakaibang hamog kung saan nakitang napakaraming usat na barko sa loob nito. Natatakot si Usopp na baka may multo sa loob ng rainbow mist. Ayon naman sa libro na binabasa ni Robin ay mabubuhay ka ng walang hanggan sa loob nito. Naglakbay sila Usopp at Luffy ngunit hindi nila alam na may nagmamasid sa kanila. Dinala ng dalawa ang isang kahon na puno pala ng napakaraming mga alahas. Ngunit may narinig silang isang tinig na sinasabing umalis na sila sa lugar kung ayaw nilang masawi. Sa kanila nakita ang mga lumulutang na tela, tapos muntik ng tamaan sa ulo ang natutulog na si Zoro. Kaya nagalit si Luffy at kagad na pumunta sa kanila upang atakihin ang mga ito, ngunit nakita nilang walang laman sa loob ng tela. Pero nakita ni Robin kung saan nagmula ang palaso, kaya sinabi ito ni Usopp sa captain nila. Saka nakita nilang pinuntirya ng isang palaso si Luffy pero hindi ito nakikinig, buti ay nailigtas ni Robin. Tapos hinila niya ang tali kaya nahulog ang isang bata, saka pinutol ni Usopp ang lubid kaya nahulog ito sa dagat. Kaya naman lumabas na rin ang dalawa pang bata para iligtas ang kasama. Minaliit ni Usopp ang mga ito ngunit natalo siya. Tapos tinutukan sila ng patalim, pero pinigilan ito ni Luffy.
Saka may narinig ulit silang boses na siyang pinuno pala ng mga bata na si Rapa Nui, at may hawak itong granada para magbanta sa Straw Hat. Pero nakilala ni Henzo na ang mga batang ito ang mga kaibigan na hinahanap niya. Hindi naman naniwala ang mga bata dahil ang tanda na ni Henzo. Pero lumapit pa rin ang matanda at pinindot ang granada dahil fake pala ito, dahil siya mismo ang gumawa nito. Nagtapo ng smoke bomb si Rapa Nui upang makatakas sila, at dito palang nagising si Zoro. Noong unang panahon ay ipinakita na masayang lumalangoy ang mga bata, at bata pa rin noon si Henzo. Pagsapit ng gabi ay magkakasama pa rin ang mga bata, kung saan napagpasyahan nila na sa kanilang pagtanda ay magiging mga pirata sila. Ngunit isang araw ay dumating ang isang pirate ship. Tapos nakarinig sila ng pagsabog mula sa kanilang base kaya agad na nagpunta si Rapa Nui. Nang makita na dahil pala ito sa experiment ni Henzo. Kalaunan ay napansin nilang nasusunog ang bayan ng Ruluka. At ang salarin pala ay ang mga piratang may-ari ng barko na dumating kanina. Nakaharap nila ang captain ng mga ito na si Weten. Kaya naglakad ito papunta sa kanila at kaagad naman na tumakbo ang mga bata. Kaya tumalon si Weten at umatake gamit ang axe nito. Nakatakas pa rin ang magkakaibigan at nang makarating sa dagat ay nakitang sinira pala ang mga bangka nila. Kaya sa barko sila ng kalaban umakyat. Sinubukan pang umakyat ni Weten pero pinutol ng mga bata ang lubid kaya nahulog ito. Ngunit nakaakyat pa rin ang pirata gamit ang kanyang axe, kaya binuksan ang layag at ginamit ang lubid para umatake, tapos sinipad din ito ni Rapa Nui sa likod. Saka sinubukang gamitin ang axe pero hindi niya mabuhat dahil inaapakan pala ni Weten. Naisip ng mga bata na matatalo nila ang isang matanda, nang may lumabas na isa pang matanda kaya natakot sila. Tapos umatake si Weten ngunit nakailag at nakatakbo si Rapa Nui. Saka inihagis ang palakol ngunit nakaiwas muli, kaya tumama ito sa manibela ng barko. Nakita nila na nasa harapan ng Rainbow Mist, pero dahil sira na ang manibela ay hindi sila makaliko. Kinagat ni Akibi si Weten kaya inihagis ito, tapos ginamit ni Rapa Nui ang pitik technique para mapatalsik ang pirata. At nalaman na na-dislocate pala ang braso ni Akibi. Tapos muling nakakyat si Weten, pero binangga ito ni Henzo at nag-iwan ng mga smoke bomb, kaya parehong nahulog ang dalawa. Gusto pa siyang tulungan ni Rapa Nui, pero giit ni Henzo na magpatuloy na sila sa pagtakas dahil susunod na lang siya. Hanggang sa tuluyan nang pumasok ang barko sa Rainbow Mist. Dahil dito ay napagtanto ng matandang Henzo na huminto ang pagtanda ng mga kaibigan sa loob ng Rainbow Mist. Kaya napagtanto ng grupo na kailangan nilang makalabas dito. Samantala sila Sanji ay patuloy ang pakikipaglaban, nang mapabagsak ito ng isang barya lang, na kagagawan pala ni Major Pasqua. Nagtanong pa ito kung sa kanila galing ang barya. Nang sabihin ni Sanji na sa kanila ito ay pinulot ito ng lalaki at sinabing bayad na sila sa tax. Pagkatapos ay nakausap nila ito tungkol sa Rainbow Mist na puno daw ng mga kayamanan. Kaya nagpa siya sinami na magpunta dito dahil mukha siyang pera. Pero dumating si Mayor Weten na sinasabing kailangan ng pahintulot niya kung pupunta dito. Na naginip si Henzo na iniwan siya ng mga kasama, sinabi ni Rapa Nui na hindi na siya pwedeng sumama dahil matanda na siya nang biglang tumanda ang kanyang katawan at tuluyan siyang naiwan. Nagising si Henzo sa panaginip kaya inamin na niya kay Robin na ang mga kaibigan ang dahilan kaya nagsasaliksik siya tungkol sa Rainbow Mist. Naiinip na si Zoro pero sinabi ni Luffy na diretso lang naman ang takbo para makalabas dito. Sinabi naman ni Henzo na hindi na sila makakalabas dito. Nang mapansin nila Usopp at Robin na pabalik-balik lang sila. Para mapatunayan ay ginamit ni Robin ang cannon, kung saan ang bala nito ay bumalik din sa kanila mula sa likod. Dahil dito ay sinubukan din ito ng bida kaya tumalon siya papunta sa unahan, ngunit kalaunan ay tumama siya sa layag nila. Nagustuhan ni Luffy ang lugar, pero kailangan nilang umalis dahil iba ang takbo ng panahon dito. Naisip ni Robin na sumali sa mga bata, kaya tinulak niya ang batang nagtatago at nakiusap na dalhin sila sa boss nito. Natawa na lang ang pirata nang malaman na dumating si Henzo pero matanda na. Dahil hindi daw siya naniniwalang 50 years na ang nakalipas. Naiyak si Ronggo nang maisip na baka patay na ang mga magulang niya. Kaya sinubukan silang lokohin ang pirata na magagawa nilang makalabas sa Rainbow Mist kung pakakawalan siya. Pero dumating si Hisoka at sinabing niloloko lang sila nito. Saka pinaalala kung paano ang pag-traito nito noon sa kanila. Dahil ang tingin lang sa kanila ay mga alipin. Ngunit nang may dumating na Sea King ay ginawa nitong paain si Ronggo, pero nailigtas naman ito ni Rapa Nui. Tapos matapang niyang hinarap ito gamit ang pitik technique. Napakalakas din kumain ng kumag habang sila ay nagugutom. At nang may nagpakita ulit na isang Sea King ay natakot na naman ito. Kaya naman nagpa siya si Rapa Nui na hindi siya dapat na maging leader. Saka tumakas sila sa barko dahil ito ang sinusundan ng Sea King. Narinig nila ang alarm dahil nakita ni Rapa Nui ang Going Merry. Ngunit nalaman din niyang kasama ng mga ito si Pukaw.
Agad na sumugod si Rapa Nui at inatake si Luffy, samantala sa labas ay nakita na rin ni Mayor Wete na nakabukas ang lagusa ng Rainbow Mist. Giit ni Nami na ito na ang pagkakataon na makuha ang mga kayamanan, at nang malaman ng mayor na kinwento pala ito ng apo niyang si Lake ay binatukan ito. Dahil alam na nila ang sikreto ay tinutukan sila ng baril. Pero pababayaan daw sila kung magbabayad ng 10 milyon. Kaya tinawag niya ang anak at inutos na dalhin ang tatlo sa Rainbow Tower para magtrabaho. Pero isa rin pala itong engot kagaya ng anak nito kaya sinakal siya ni Weten. Patuloy na umatake si Rapa Nui pero tinanggal ni Zoro ang espada niya. Saka sinabi ni Pukaw na hindi siya hostage dahil mabait ang taong Goma. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Robin at maging ni Henzo pero ayaw pa rin maniwala kaya babanata na sana ni Zoro. Nang magdala si Usopp ng masarap na pagkain, kaya nag-food trip sila at niyaya ang iba pang mga bata na hindi tinanggihan ang pagkain. Nagkakwentuhan sila at nagyabang na naman si Usopp na siya daw ang bida sa mga adventure nila kaya binitukan ni Zoro. Binigyan ni Henzo si Rapa Nui pero tinapon lang nito. Tapos humingi ng tawad si Henzo sa kaibigan at nagtanong kung paano makalabas sa Rainbow Mist. Ngunit maging si Rapa Nui ay hindi ito alam at sinabing wala pa rin siyang tiwala sa kanila. Nainis si Usopp kaya sinabi niyang nagpakahirap ang matanda upang makagawa lang ng paraan upang mailabas sila sa lugar. May tumawag kay Henzo na kinuha naman ni Luffy kaya siya ang sumagot. Dahil dito ay nalaman nilang nasa loob pala ng Rainbow Mist sila Luffy. Pero giit ni Henzo na hindi sila makalabas kaya nakiusap siya kay Weten na gamitin ang Mist Tower na inimbento niya. Nagalit naman si Rapa Nui nang marinig na kausap niya si Weten dahil ito ang umatake sa bayan nila. Depensa ng matanda na kailangan niya itong gawin para mailigtas sila pero tinawag pa rin siyang traidor nito. Gusto ni Nami na pumasok sa Rainbow Mist pero pipigilan sana siya ng mayor kaso binigay na ni Lake ang safety gear kaya binitukan. At ipinag-utos na hulihin sila Nami. Nagpalaki si Chopper upang pigilan ng mga bantay habang si Nami ay excited na sa mga kayamanan sa loob ng Rainbow Mist. Nang biglang lumabas ang isang Sea King mula sa loob nito. Papaalis na si Ronggo pero dinramahan siya ng pirata na huwag siyang iwan at nang maloko niya ang bata ay ngumiti ng ngiting demonyo. Tuwang-tuwa naman si Luffy sa lugar at tinulak ni Rapa Nui si Henzo dahil kumampi ito kay Weten. Dahil si Weten ang nagsunog sa kanilang bayan. Pinagtanggol ni Usopp ang matanda dahil ito lang ang paraan para maituloy ang imbensyon na Mist Tower kahit nakamuhian siya ng buong bayan. Ngunit sa kabila nito ay humingi pa rin ng tawad si Henzo at gusto siyang sepukin ni Rapa Nui pero hindi niya magawa. Kaya naman tumulo na lang ang mga luha ng magkakaibigan at pati si Usopp ay naiyak. Samantalang si Zoro ay now awkward na. At magbabati na sana sila nang mabangga ni Luffy si Rapa Nui kaya naisama sa ibang dimensyon. Samantala sa labas ay may lumabas sa Sea King kaya nagmadali si Nami na tumakas dito habang si Sanji ay nagpapatulong sa mayor pero sinikmuraan lang siya. Sinigaw ni Flip na gamitin ni Nami ang safety gear. Nang makita niyang isa lang itong lubid kaya takot na takot nang lumapit ang Sea King. At malapit na siyang makain ito nang may gumamit na naman ng pitik barya technique kaya umalis ang Sea King. Hindi naman alam ni Weten kung anong nangyari. Inihagis ni Nami ang lubid patungo kay Chopper pero nasapul sa ulo ang isang bantay bago nakuha ang lubid. At malakas ang loob na pumasok sa mahiwagang Rainbow Mist kahit na wala pang pumasok dito ang nakabalik. Giit naman ni Sanji na kailangan nilang protektahan ng lubid hanggang makabalik si Nami. At pinabayaan naman siya ng mayor upang malaman kung magtatagumpay. Nag-change outfit ang mayor gamit ang flame suit. At kagad na inatake ng apoy sila Sanji at Chopper. Kanina pa tumatakbo ang dalawa, ngunit tumigil si Rapa Nui dahil hindi din pala alam ni Luffy ang daan. Ngunit hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang bida na makakabalik sa mga kasama. Hinahanap pa rin nila Usopp sina Luffy at Rapa Nui. Nang makita ni Robin ang isang barko na sa tingin niya ang nasa 200 years na, dumating si Nami sakay ng bangka nito at sinabing siya daw ang taga-rescue pero nakitang inuna nito ang pagkuha ng mga kayamanan. Ngunit nalaman niyang nawawala pala si Luffy kasama ng isa pang bata. Pero nagpa siya pa rin si Nami na umuwi kahit wala ang captain dahil nakuha niya na ang mga kayamanan. Saka pinakita ang lubid na magdadala daw sa kanila sa labas ng Rainbow Mist. Pero nakidnap pala ng pirata si Ronggo at hinihingi nito ang lubid kay Nami para hindi patayin ang bata. Ngunit ayaw ibigay ni Nami dahil hindi naman daw niya kilala ang bata. Ngunit tinutukan siya ni Isuka ng patalim dahil ayaw niyang may mawala pa siyang kaibigan. Saka inutusan nito si Isuka na atali ang lubid sa bangka at niyaya siyang sumama pero giit ng batang babae na si Rapa Nui lang daw ang leader niya. Inuntog ni Ronggo ang itlog nito kaya sinipa siya sa dagat at bago pa mabaril si Isuka ay ginamit ni Robin ang kapangyarihan para pigilan ito. Biglang nanghina si Robin nang makadampi sa alahas na may sea prism stone. Kaya mabilis itong tumakbo kaya inasinta ni Usopp pero ayaw ni Nami na matamaan ang mga alahas niya.
Patuloy na inaatake ng mayor ang dalawa kaya gumamit na ng rumble ball si Chopper at saka tumalo ng mataas. Sumugod si Lake na may electric suit kaya natama nito ang reindeer. Habang si Sanji naman ay nahuli ng net ni Flip, saka siya sinunog ni Weten. Ngunit napansin nilang may humila sa lubid na nasa kamay ni Chopper. Pero hindi pumayag ang reindeer na mahawakan nila ito. Saka bumangon si Sanji at nagsindi ng sigarilyo, saka muling sumipa ngunit humarang ang electric suit kaya talsik. Nang makita nilang sakay nito ang dating crew ni Weten, pero napagkamala niyang ang apo nito ang captain niya. Nakilala ni Weten na ito pala si Ian na dating tauhan niya sa barko. Ngunit nagtataka pa rin ang lalaki dahil napakatanda na ng captain niya. Giit ni Henzo na alam niyang babalik si Weten para sa mga kayamanan, samantalang ang dalawa ay pagod na kakalakad kaya natumbo si Rapa Nui. Saka sinabing gusto niya nang makauwi sa Ruluka nang makita niya ang barko ng kanyang ama at biglang nagliwanag kaya sinundan ito ng dalawa. Samantala ang napakataas na Rainbow Tower ay pinabagsak sa dagat tapos hamaba ito ng hamaba hanggang sa makapasok ito sa loob ng Rainbow Mist. Dahil dito ay muntik nang nalunod si Luffy, ngunit tagumpay naman silang nakalabas sa Rainbow Mist. Tapos bumuka ang ulo ng Tore, at ginamit ito ni Weten para magpadala ng mga sundalo para kunin ang mga kayamanan sa lugar. Patuloy na kinukuha ng mga sundalo ni Weten ang mga kayamanan at pinapadala gamit ang Tore. Inutos pa nito sa anak na huwag mag-iiwan ng kahit isa. Umakyat ang isang sundalo, ngunit pinalo ito sa ulo. Balak itong protektahan ng mga bata pati na si Henzo, ngunit nakuryente ang matanda at nahulog sa mga kasama kaya tumaog sila. Dahil dumating pala si Lake para kunin ang mga kayamanan nila, kaya nais siyang kalabanin ni Zoro. Samantala si Luffy ay tumalon sa loob ng Rainbow Tower at kasama si Rapa Nui na nagpatalbog-talbog hanggang sa tamaan nila si Weten na tumalsik. Dahil pumasok ng walang pahintulot si Luffy ay sinisingil siya ng 50 million. Nagtataka naman si Rapa Nui kung paano naging mayor ang dating pirata na si Weten. Sinunog siya ng mayor pero nakatakbo ang bata sa tubig. Saka sinabi ni Weten na ayaw na kasi niyang maging walang kwentang pirata. Kaya pinulot ni Luffy ang hose at binalibag ang mayor. Saka sinabing hindi nito alam ang kahulugan ng tunay na pirata. Kasalukuyang naglalaban sila Zoro at Lake. Subalit biglang nawala ng kuryente ang suit nito dahil tinanggal pala ni Robin ang saksakan nito kaya inis na inis si Lake hanggang sa kusa siyang mahulog sa bangka. Sinabi ni Weten na ang nais lang ng mga pirata ay mga kayamanan. Sagot naman ang bida na nais niyang maging hari ng mga pirata. Umalis ang matanda sa suit at mabilis na tinanggal ang takip para mahulog ang bida kasama ng mga tauhan nito saka tumakbo. Tapos hinagisa ng lighter ang natapon na gas at nagkaroon ng malakas na pagsabog na nagdulot ng mabilis na pagkasira ng Tore na nakita naman nila Sanji sa labas. Nakita nila Zoro na iniwan din ni Weten pati ang mga kasama niya at nailigtas ni Rapa Nui si Luffy. Tapos nakarinig sila ng malalakas na kulog dahil tila nasira ng pagsabog ang balanse sa loob ng Rainbow Mist kaya kailangan na nilang makaalis. Samantala nakaligtas si Weten sa mga pagsabog kaya sabik na siya sa mga nakuhang kayamanan. Nakita ni Rapa Nui ang liwanag na nagmumula sa araw. Kaya sinabi sa mga kasama na kailangan nila itong sundan para makaalis sa lugar. At kasama din nila ang mga sundalo na iniwan ni Weten sa loob ng Rainbow Mist. Ngunit naputol ang mga sagwa nila. Tapos nakitang papalubog na ang araw kaya kailangan na nilang magmadali. Tumalon si Rapa Nui upang pasabugin ng isa sa mga Navy ship upang magkaroon ng sapat na hangin para makatakas ang Going Merry at hindi niya alintana kung ano man ang mangyari sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Weten sa kayamanan ngunit tinoro siya ni Chopper tapos sinipa pa ni Sanji. Saka tinanong kung anong nangyari ngunit sinilaw sila nito saka tumakbo. Sumunod naman ang mga kaibigan ni Rapa Nui para samahan ang kanilang captain sa gagawin nito. Labis na nag-alala sa kanila si Henzo pero sinabi ni Isoka na siguradong magbabalik daw sila. Nahuli na rin nila Sanji at Chopper si Weten, ngunit napansin nilang naglaho na ang Rainbow Mist. Ngunit dahil sa isang pagsabog ay nagawa ng Going Merry na lumipad sa ere hanggang sa makalabas sa Rainbow Mist na nasa itaas ng bundok, saka sumakay sa himpapawid hanggang sa magawa nitong makabalik sa dagat. Ngunit napakalaking pinsala ang dinulot nito sa barko nila. Samantala ang mansyon ni Weten ay hinigop ng Rainbow Mist, kaya nagkalat ang mga pera nito sa hangin. Natuwa ang dalawa nang makita ang mga kasama pero nabatukan pa ng malakas si Sanji dahil mainit daw ang ulo nito dahil naiwan nila ang mga kayamanan. Saka may dumating na mga marine. Kaya sinubukang magpanggap ni Flip na sila ang biktima pero dahil sa singsing na suot nito ay nalaman ni Major Rapa Nui Pasqua na hindi totoo ang sumbong nito. Nag-report din si Isoka na may nakita silang maraming kayamanan pero ayaw itong ibigay sa kanila ni Weten kaya ginamit nito ang palakol sa Major ngunit walang kwenta. Saka ito pinitik sa noo kaya talsik. Nakilala naman ni Henzo na ang mga marine palang nagpunta ay ang mga matatandang version ng mga kaibigan niya. Ipinagtaka ito ni Usopp, giit ni Rapa Nui na pagkasabog ay tumalsik din sila sa labas ng Rainbow Mist.
Saka sinabi ni Rapa Nui kay Henzo na bagamat matagal na panahon silang hindi nagkita ay magkaibigan pa rin sila. Pero inaresto niya ang mga pirata na ikinagulat ng mga bida. Ngunit kailangan din nilang dalhin kaagad si Weten sa headquarters kaya naguguluhan siya sa uunahin. Pero alam naman nilang ayaw lang sila nitong hulihin. Agad na nagpatuloy sa paglalakbay ang mga bida sakay ng barko nilang puro tagpi na. Samantala si Henzo ay pinagkatiwalaan na ng mga tao upang mag-imbento ng suit upang makaiwas na makapasok sa Rainbow Mist. At ang grupo nila Rapa Nui ay nagbigay ng respeto sa Straw Hat Pirates dahil sa pagtulong sa bayan na pinagmulan nila. Saka inalala ang nakaraan nung nakalabas sila sa Rainbow Mist at na-pick up sila ng mga marine kaya naging mga trainee sila sa barko. At si Rapa Nui din pala ang nagsulat ng libro tungkol sa Rainbow Mist na nakuha ng Straw Hat Pirates mula sa Alabasta Palace. Excited na naman ang Straw Hat Pirates sa bagong adventure nang masaksihan nila ang napakalaking barko na nahuhulog mula sa langit. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.